Ito po muli si Father Dave sa ating di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Sana kayo ay palaging nasa mabuting kalalagayan. Ano po? Ingat po palagi. Ano po? Ingat palagi, ha? Kahit kayo po ay naturukan na, mahawa pa rin kayo. At ang mas nakakatakot, kayo na yung mga nakakahawa ngayon. I hope you are well, doing well. Please get well if you are sick and be well. Ano po ang tanong? Ang tanong ay, ano daw ang gagawin pagkatapos ng 9-day? Ano po? Basahin natin para hindi tayo malito. Ano po? Ask ko lang. Ano, what does the family do? Ano? After 9 days, after 40 days, after 1 year, babang loksa. Ano daw ang dapat ginagawa? Ano po? Ano daw po ang dapat ginagawa? Pagkay namatayan. Ano po? Pagkay namatayan. Isang tanong dyan. Kailan ba binibilang yung simula ng 9 days, Father? Yung pagkamatay o simula ng lamay? Ano po? Unang-una, huwag kayo mamamatay. Ano po? Kasi pag kayo namatay, kayong pinag-uusapan dito. Ikalawa, yung pong 9 days, ano po, kailan ba? Pagkamatay o pagsimula ng lamay? Yung 9 days po ay, ibig sabihin na yun po yung nubina. Kaya nga 9, 9. Ang root word ng nubina ay 9. 9 days of prayer. So, kung kayo ay nagnubina kaagad simula nung namatay, ano po? Yung iba, naghihingalo pa lang, nagnunubina na eh. Hindi pa ba, no? Lord, kunin mo na. O kaya naman ay simula pa lang ng lamay. Ang mahalaga, yung 9 days, nagnubina kayo. Nagdasal kayo. Mayroon namang typical prayer for the dead. Ano po? Merong... Pero wala naman po talagang prescribed prayer for that. When people ask me, ano ba ang dapat gawin, Father? You pray the rosary. As a family, you pray for yourself, for healing. You pray for the repose of the souls of your dearly departed for 9 days. Ano mangyayari after the 9 days? Di tapos na. Di ba? Tapos na. Ay, Father, ano yung 40 days? 40 days. Kung inyo pong binibilang yung pong day of resurrection, Easter Sunday, hanggang Ascension Sunday, actually hanggang Thursday lang yun. Pinaliwanag ko na yan. Ano? From Easter Sunday to the Thursday before Ascension Sunday, that is 40 days. 40 days. So naging kaugalian ng marami, ano po, na kasi daw pag namatay ka, ay, namamasyal pa daw ang kaluluwa. Ano po? So parang si Jesus namamasyal pa. I hope, katulad ka ni Jesus, ano po, ha? Namamasyal pa, nagpakita pa sa mga tao in 40 days bago umakyat sa langit. I hope umakyat yan sa langit. Ano po? Ha? Baka descended, ano po, ascended. Sana ganon, ha? 40 days, ha? Oh, di yan yung 40 days na mataas ang miralko ninyo kasi ayaw nyo magpatay ng ilaw, di ba? No? Bukas lahat ng TV, bukas lahat ng radyo kasi takot na takot kayong tahimik sa bahay ninyo. Ha? At pag may kumakaluskos, sinisisi nyo kagad yung namatay. Ano? Pedring, wag Pedring. Sino man si Pedring? Ano po? Ha? Kawawa naman siya. Ano po? So, yun yung 40 days. On the 40 days, yung iba nagpapamisa. Hari nawa, umakyat na po. Ano po? Palagi ko yung sinasabi. Pag namatay, huwag nyo nang pipigilan. Hayaan nyo nang umalis. Kaya nagmumulto yung iba eh. Ha? Hindi kayo makabitaw. Bitawan nyo na. Sabi, humayo ka na sa Diyos. No? Wala ka ng lugar dito. Ha? 40 days. Ano mangyayari? Yung iba, after 40 days, kasi yung iba, pag namatay, naglalagay ng black pin.
Ano pa? Meron pa ba sa inyong ganon? Naglalagay ng black pin, di ba? Ano? So, in 40 days, ay di tatanggalin nila yung black pin. Hindi na, kasi pag ikaw ay namatayan, naglalagay sila ng pin na itim. Ay, namatayan, nagluluksa. Nagluluksa. Ano pa? So, after 40 days, tinatanggal na nila yon. Yung iba, 40 days na nakaitim. 40 days na nakaitim. So, after 40 days, hindi nag-iitim. Yung iba, 1 year. 1 year silang ganun. Ano po? 1 year. 1 year silang nakaitim. 1 year silang may pin. 1 year silang hindi pwedeng lumabas. Ano ibig sabihin lumabas? So, walang party, walang gimmick, wala. 1 year. Ano po? After 1 year, babangloksa yung kainan. Kainan. May kainan. Tapos, yan, tuwan-tuwa na, pwede na silang magdamit uli na may kulay, makulay na damit. Ano po? Sa iba, bawal ang pula. Sa Chinese, 3 years yung kanilang pagluluksa. Pero yung kasama sa 1 year yung pagkamatay. Di po ba? Ano? Kasama sa 1 year. Kaya 2 years na lang. 2 years. Ganun yung mga inchik. Ano po? Pag kayo ay pinanganak, 1 year old na kagad kayo. Kaya matanda na kayo, 1 year kagad. Ano po? Kapapanganak mo lang, oh, 1 taon na. Ha? Kaya, so yung iba, so walang party, walang, ay, hindi ho ako lumalabas, Father, walang pilgrimage, bawal yung makukulay na damit. So yun po ang ginagawa. Ano po? Yung iba, after 1 year, nag-aasawa na. Ano? Nag-aasawa na. Ha? Kasi pag namatay, di syempre, binata ka na uli, dalaga ka na uli. No? Sabi nung isa, Father, pwede na akong mag-asawa uli. No? Sabi, ha? Mag-asawa pa kayo? Oh, di ba, binata na ako. Pag-isipan nyo naman. No? 80 na yung nagtatanong na yung 80 na. Ha? Mahirap yung ganun, ano pa? Anyway. So, wala pong liturgical norms. If you ask me, meron po bang liturgical norms? I think that's the question is all about. Meron bang alituntunin at simbahan tungkol dyan? Ang sagot ay wala. Wala. Ano pa? So, again, the Nubina is the family prayer for the repose of the souls of your dearly departed who just passed away. It's the 9-day prayer. After the 9 day, tapos na. Pwede na magpakain. Ano pa? Yung iba, after 40 days, nagpapamisa. Ano pa? Nagpapamisa. After 1 year, ganun din. Nagpapamisa, babangloksa. Pwede nang hindi nakaitim, wala nang pin. Yung iba, pwede na mag-asawa. Ano po? After 1 year. Ganun din sa iba, after 3 years. So, hindi po yan alituntunin ng simbahan. Most of them are pamahiin. Ano po? Pamahiin. Idadagdag ko na lang yung tanong. Father, pwede po bang pag-anniversary ng kamatayan, dalhin yung urn para sa misa? Dalhin yung, ilabas yung urn daw, ano po, at pamisahan. Ang sagot ko po dyan ay depende po sa patakaran ng columbarium. Ano? Kung pwedeng tanggalin, pwedeng ilabas. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Pero ganito ang tanong ko sa kanya. Yan kasi ay urn, di po ba? Ano? Ganito. Kung yan po ba'y nasa kabaong, after 1 year, huhukayin nyo ba at idadalhin nyo dito? Yan ang magandang tanong, di po ba? Ano? Nasa urn kasi eh. Pero kung kabaong, dadalhin nyo ba? Siyempre hindi, Father. Huwag nyo nang dalhin. Bigyan nyo na ng kapayapaan yung mga yumao. Ha? Ipapasyal nyo pa eh. Di ba? Wala na yan. Labi na lang yan. Labi. Labi. Ano po? Labi. Ayan, diba? Siyempre ayaw mo nang dalhin kasi bulok na. Ay papano yung mga metal casket, hindi na bubulok. Di ba? Ano? Naalala ko nung seminarista ako, tinawagan yung rektor ng seminaryo, Monsignor! Yung pong kabaong ni Papa ay metal casket. Ano po?
ay i-cremate po. Maganda po, sayang. Gusto po sana namin i-donate sa seminaryo, baka magagamit ninyo. Sabi ba naman ng aming rektor, ayaw makasakit lang kalooban eh. Sabi, sige po, dalhin po ninyo dito. Sabi ka, po, ipapadala mo yung kabaong? Katabi ko, nasa telepono siya, katabi ako eh. Sabi ko, munsi, saan ho natin lalagay yan? Sabi niya, ay, bahala na. No? Ha! Sabi, ilagay natin doon sa refectory, doon daw sa aming kainan. Ano po? Ha! Ang hirap naman ng munsi. Doon magdalag, mayroon tayong kabaong sa kainan, di ba? Sabi niya, di parang palagi tayong may patay. Tapos sabi niya, hindi naman natin ihiga, itatayo natin, kahit na, di po ba? No? Ha? Kahit na daw. Ha? Imagine nyo, bababa kayo doon tuwing kakain kayo, may kabaong na nakatayo. Ano po? Di ba? No? Simula noon, wala na nagmimerienda sa gabi. Ha? Natural, natural, di ba? Unahan nga po ba, ano eh, unahan nga umalis eh, bago patayin ang ilaw eh, no? Mabuti dinala yung kabaong. Ah, Diyos ko. Dalhin nyo sa Caritas. Wag kung saan, ano? Kahit gaano kaganda. Kaya ako, hindi ako namumuri ng kabaong eh. Ano po? Pag pinuri mo kasi, yung ganda ng kabaong, baka ipauwi sa akin eh. Ay, Diyos ko, ayaw ko, ayaw. Thank you. Ano po? Thank you. Even though I know that I have, if I will live until 80, sana naman maka 86 ako para maabot ko yung golden anniversary na aking pagkapari. Ay kahit 86, ay di 26 years na lang. Ano? Malapit na ako, 26. Kaya tumitingin-tingin na talaga ako ng kabaong. Maganda ito. Siyempre, titingnan nyo kung bagay kayo, di ba? Bagay mo. Kayo din, mamili na kayo. Ano po? Pag nag-buy one, take one, bumili na kayo. Ano? Tigisa kayo ng misis ninyo. Ano po? Ha? Diba? Tipid. Ano? Ma, para saan yan? Para sa daddy at mommy mo. Muli po si Father Dave sa ating, di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Please, ingat po, ha? Ingat po palagi. Ingat po palagi. God bless. Ano po?